Umakyat na sa animang nasawi sa Benguet dahil sa bagyong Egay, kabilang ang isang menor de edad na nadaganan ng malaking tipak ng bato. Sa lawak ng pinsala ng bagyo, pinag-aaralan ng isailalimang probinsya sa State of Calamity. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Nakapantulog pa at balot ng putik ang bangkay ng binatilyong natabunan ng guho sa loob ng kanyang bahay sa barangay Bakaking Central sa Baguio nitong Miyerkules kasagsagan ng bagyong Egay. So natutulog siya doon sa baba ng double deck kasi yon, nandun siya sa ilalim, sa lower part ng bed. And doon yung mismong impact noong slide, so yung bed almost mahati. So yung weight from the top bumaba sa kanya. Inabot ng halos 3 oras ang retrieval operation, lalo't nakadagan sa binatilyo ang malaking tipak ng bato. Yung batong nakadagan pa sa mukha niya banda, kailangan wasakin. Doon lang nakuha, naiangat. Kinilala ang biktimang si Noel Lopez Jr., 16 na taong gulang, nakaka-graduate lang ng junior high school. Ligtas ang mga magulang ng biktima na tumanggi ng humarap sa media. Isa si Noel sa 6 na nasawi sa buong Benguet dahil sa bagyong Egay. Natabunan din ng lupa ang isang babae sa barangay Poblasyon sa bayan ng Kibungan matapos magpakain ng mga alagang baboy. Ganito rin ang sinapit ng 56 na taong gulang na lalaki matapos tumulong sa pag-rescue sa kanyang pamilya. Sa tindi rin ng pinsala ng bagyo sa Benguet, pinag-aaralan na itong isailalim sa State of Calamity. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala ng bagyo, partikular sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Edlingo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga mahalagang issue at headlines, tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.